Paano nga ba nagkakaroon ng gouty arthritis ang isang tao? At paano ang karaniwang paggamot sa mga pasyenteng may gout? Pag-usapan po natin yan. Ako po si Nurse Diane, ang inyong host, dito sa Tagalog Health Talks. Ang gout po ay isa sa mga form ng arthritis at katulad din po ng ibang uri ng arthritis, ang gout ay may dalang pananakit at pamamaga sa mga kasukasuan sa pasyente. Ang gout po ay tinatawag noong unang panahon sa Ingles na Disease of Kings and King of Diseases. Bakit? Dahil noong unang panahon po ay ang mga mayayaman lamang ang nakakakain or nakaka-afford ng mga masasaganang pagkain tulad ng red meat, seafood at mga alak. At ito pong mga pagkain ito po ay pwedeng makadagdag sa risk ng isang tao para magkaroon ng gouty arthritis. Ang pagkakaroon po ng mataas na level ng urate or uric acid sa dugo, ito po yung hyperuricemia sa medical term, ay sanhi ng pagkakaroon ng gouty arthritis. Ang normal level po ng uric acid sa dugo ay 2.5 to 7 mg per dl sa mga lalaki at 1.5 to 6 mg per dl sa mga babae. Sa hyperuricemia, it's either ang ating katawan po ay nakakapag-produce ng sobrang uric acid o kaya naman ay hindi makafunction ng maayos ang ating katawan, primarily po ang ating kidneys or bato para ito ay ilabas. Tandaan din po natin na pwedeng ang pagkakaroon ng mataas na level ng uric acid sa dugo at gout ay pwedeng isang namamana or hereditary. Ano nga ba ang uric acid? Ang uric acid po ay waste product mula sa substance na purine. Ang purine or yung tinatawag na endogenous purine ay ginagawa ng ating katawan at matatagpuan po ang mga ito sa loob ng mga cells natin. At the same time, ang purine naman po ay pwede rin naman nating makuha mula sa ating mga kinakain. Ito naman po yung tinatawag na exogenous purines. Mahalaga po ang purines para makapag-function ng maayos ang ating mga DNA at RNA. Itong mga DNA at RNA po, ito ay nasa loob ng bawat cell natin sa katawan. At sila po ang nagbibigay ng instructions kung paano mabubuhay, paano makakasurvive, at paano makakapag-reproduce ang bawat cells natin sa buong katawan. Kapag na-breakdown or nagamit po ng ating mga cells ang purines, ang waste product na ilalabas po nito ay itong uric acid. Itong mga uric acid naman po ay pwedeng magkumpul-kumpul bilang urate crystals kapag sila po ay nabuo sa loob at sa palibot ng ating mga kasukasuan or joints. Ito na po yung magiging sanhi ng pananakit at pamamaga ng ating mga kasukasuan. Ano nga ba ang mga posibleng komplikasyon ng mataas na uric acid? Normally po ang ating kidneys ang siyang nagsasala ng mga urates mula sa ating dugo, kasama po yung ibang waste at ang excess na fluid, at kinakailangang effectively mailabas ng ating kidneys itong urates kasama ng ating ihi. Kapag sobrang urates po ang nasa ating dugo, or kung napinsala ang function ng ating kidneys at hindi siya makapagtrabaho ng maayos, ito pong mga urates na ito ay pwedeng magresulta sa kidney stones or sa iba pang parte ng ating urinary system. Ano nga ba ang mga risk factors sa pagkakaroon ng gout or gouty arthritis? Kalimitan po ang mga mas nakakatanda ang siyang nagkakameron ng gout. Very rare or bihira po itong mangyari sa mga mas nakakabata. At base po sa mga pag-aaral, napansin po nila na mas common at mas maaga itong nadadiagnose sa mga kalalakihan, usually between 30 to 45 years old. Samantalang sa mga babae po, kalimitan ay nadadiagnose ang gout kapag sila ay nasa around 55 years old na. Common din po ang gout sa mga taong edad 65 years old pataas. Dagdag din po dito sa edad at saka sa kasarian ng isang tao ang pagiging obese, pagkakaroon ng uncontrolled high blood pressure, diagnosis ng chronic kidney disease, ang sobrang pagkain or overeating, pangmatagalang pagfa-fasting or hindi pagkain, ang sobra at palagi ang pag-inom ng alak katulad ng beer, whiskey, gin, vodka, rum at iba pa, sobrang pagkain ng karne at seafoods, palagi ang pag-inom ng mga inuming may high fructose corn syrup tulad po ng mga non-diet soda at ilang gamot tulad ng diuretics,
ang mga ito po ay dagdag risk factor para sa isang tao para siya ay makadevelop ng gouty arthritis. Ano nga ba ang mga sintomas ng gout? Ang sakit or pain po na dulot ng gout ay bigla. Ito po yung tinatawag na gout flares kung tawagin nila sa salitang Ingles. Matindi po or severe ang sakit na dala nito na may kasamang pamumula at pamamaga sa joints ng pasyente. Kalimitan po ay apektado yung hinlalaki sa paa or yung big toe, ang bukong-bukong, o kaya naman po ay ang tuhod ng pasyente. Usually, nararamdaman po nila ang pain at pamamaga sa isang parte lamang ng joint, pero may ilan pong nakakaranas na sa mahigit isang kasukasuan nila ito nararanasan. Tumatagal po ang sakit na dulot ng gouty arthritis ng ilang araw hanggang sa ilang linggo. At maraming pagkakataon po na ang sakit na dulot ng gout ay umaatake sa gabi. Paano nga ba malalaman kung ang sanhi ng pananakit ng aking joints or ng aking mga kasukasuan ay mula sa sobrang uric acid sa aking katawan or sa aking dugo? Well, kapag kayo po ay nakipagkita sa inyong doktor, pwede po siyang kumuha ng sample ng fluid mula sa inyong joint. Ito po yung tinatawag na synovial fluid sa medical term. Kung saan po nakakaramdam kayo ng pananakit, halimbawa po sa kaliwang tuhod kayo nakakaramdam ng pananakit, diyan po kukuha ng sample ng synovial fluid. Kung matuklasan po nila na may uric acid crystals doon sa synovial fluid, then kayo po ay pwedeng ma-diagnose ng inyong doktor ng gout. Although may pagkakataon din naman po na kahit walang uric acid crystals doon sa synovial fluid na kinuha sa inyo, pwede pa rin po kayong ma-diagnose ng gout kung kayo ay nakakaramdam ng matinding sakit sa isang joint, lalo na po sa halimbawa sa inyong big toe or sa inyong hinlalaki sa paa. Kung ang inyong mga nararanasang sintomas ay totally nawawala naman or nararesolba sa pagitan nitong mga gout flares or episodes ng pananakit. At kung ang resulta po ng inyong blood test ay nagsasabi na kayo po ay may mataas na level ng uric acid, ayon po sa mga medical references, mas accurate ang pagkuha ng blood test para sa uric acid pagkatapos na po ng gout flare or kapag wala na po kayong nararanasang sakit dahil pwede pong nasa normal level pa itong urate kapag kayo po ay nasa gout flare. Paano nga ba ang karaniwang paggamot ng mga doktor sa gouty arthritis? Ang una po dito ay ang pag-prescribe ng mga tinatawag na non-steroidal anti-inflammatory drugs or yung kilalang-kilala po na NSAIDs. Kasama po dito ang ibuprofen at indomethacin. Ang action po nitong mga NSAIDs, ito po ay tutulungan ang inyong joints para humupa yung pamamaga or yung swelling. Tandaan po natin na maaaring hindi po appropriate or hindi angkop ang NSAIDs na gamot sa mga pasyenteng may kidney or liver disease, sa mga taong may bleeding problems, or doon po sa mga pasyenteng umiinom ng anticoagulants tulad ng warfarin, doon po sa mga pasyenteng may history ng stomach or duodenal ulcer, at sa mga pasyenteng mahirap kontrolin ang kanilang high blood pressure. Dahil pwede pong palalain ng mga NSAIDs ang kondisyon ng mga pasyenteng may ganitong karamdaman. Ang ikalawang gamot po ay yung tinatawag na colchicine. Sa halip po na NSAIDs, ang ireseta ng ibang doktor, meron pong mas pinipiling mag-prescribe ng colchicine. Bakit? Dahil sa hindi po nito pinapataas ang risk ng pasyente para magkaroon ng ulcer. At mas safe po ito para sa kidneys at doon sa mga pasyenteng umiinom ng blood thinners or anticoagulants. Kaso lang po, pwede po itong magdulot itong colchicine ng diarrhea or pagtatae, pagduduwal, pagsusuka at pananakit ng tiyan, particularly po kung medyo napataas ang dosage nito. Kaya't kalimitan po ay low doses ng colchicine muna ang binibigay sa mga pasyenteng may gouty arthritis para maiwasan po yung mga side effects nito. Ang ikatlo pong gamot na pwedeng ibigay ay yung tinatawag na steroids. Ang mga steroids po ay nirereseta ng mga doktor para mabawasan din po yung pamamaga at yung sakit sa kasukasuan ng mga pasyenteng may gout. Pwede pong
oral or injection sa apektadong joint. Ito po yung tinatawag na intra-articular injection ang pwedeng ireseta ng inyong doktor. Meron din pong IV or pwede pong direkta sa inyong kalamnan. Ito po yung tinatawag na intramuscular injection. Ito po yung pwedeng mga rota kung paano ibibigay sa inyong steroids. Ang prednisone, prednisolone, methylprednisolone, ito po yung mga karaniwang oral steroids na inireseta sa mga pasyenteng may gout or gouty arthritis. At para po sa mga pasyenteng nakakaranas ng paulit-ulit na lamang at matinding sakit dulot ng gout, sila po ay pwedeng maresetahan ng kanilang doktor ng mga gamot tulad ng allopurinol, febuxostat, at probenicid. Ang mga gamot po na ito ay papababain ang level ng urate sa dugo ng pasyente. Although may ilang pasyente po na nakakaranas ng gout flares sa mga unang panahon ng pag-inom nila ng alinman sa mga gamot na ito, kaya't may ilan pong doktor na nagre-reseta din ng mababang dose ng colchicine kasabay ng allopurinol, febuxostat, at probenicid kung alin man po dito ang ireseta niya. Regularly din po iti-check ng inyong doktor ang inyong uric acid level para ito makasigurado kung yung mga gamot ba na inireseta niya ay epektibo sa inyo. Tandaan po na huwag basta itigil ang gamot kahit na po kayo ay hindi na nakakaranas ng gout pain nang walang pahintulot ng inyong doktor. Sa pag-inom po ng anumang mga gamot, lagi pong ugaliin na makipag-ugnayan sa inyong doktor for your safety. Iwasan po ang pag-self-medicate. Ang mga sumusunod naman po, ito yung mga pwede nating gawin or gawin ng mga pasyenteng may gout para matulungan ang kanilang sariling makaiwas sa gout flares. Ang una na po dito ay ang pagbabawas ng timbang. Kung overweight or obese ang pasyente, hindi po inirerekomenda ng mga eksperto ang fad diet. Pag sinabi pong fad diet, biglang bumababa ang timbang ng pasyente. Generally ay healthy po ang 0.3 to 1 kilogram na weight loss every week. Hindi po advisable yung 2 hanggang 3 kilo ang ibababa ng inyong timbang sa loob lamang ng isang linggo. Dahil kapag ito po ay nangyari, mas at risk po ang pasyente na makaranas ng gout flares. Ang ikalawa po ay ang pagkain ng balanced diet na, of course, mayaman sa prutas, gulay at low-fat dairy products. Ikatlo, uminom ng sapat na tubig at iwasang ma-dehydrate. Ngayon, tandaan po, kung ang inyong doktor po ay nagrekomenda sa inyo ng fluid restriction, sundin po ang kanyang payo. Kailan ba ibinibigay usually itong fluid restriction? Halimbawa po ang pasyente ay may isang medical condition na nagiging sanhi para siya ay mag-retain ng excess fluid sa kanyang katawan. Makikita po yan namamanas o kaya po naman naiipon yung tubig sa kanyang baga. Halimbawa po may chronic kidney disease ang pasyente or may heart failure. Ayan po yung mga common cases kung saan pwedeng ireseta ng inyong doktor or advice na uy, lilimitahan natin ang iyong fluid na pwedeng inumin. Meron po tayong video about fluid restriction dito sa Tagalog Health Talks. Ang sunod po ay limitahan ang matatamis na inumin tulad ng soft drinks at alak. Ang ikalima, makipag-ugnayan po kayo lagi sa inyong doktor kung ang COP sa inyo na limitahan ang mga pagkain ng matataas sa purines. Tulad po, alin po ba itong mga pagkain mataas sa purines? Mga seafoods, red meat, poultry, legumes, at ilang gulay. Sa sunod na video po natin, sa mga future videos, ay pag-usapan natin ang gout diet. Sa mga recent scientific studies po kasi ay lumalabas na hindi pala lahat ng pagkaing mataas sa purines ay nakakapagpataas ng uric acid. Ito po ay depende sa pasyente. Anyway, ay i-discuss po natin yan sa separate video natin. Sa ngayon po, mas naglilin ang mga eksperto na mahalagang inumin ng mga pasyente yung mga inireseptang gamot sa kanya ng kanyang doktor at magkaroon sila ng healthy na timbang at iwasan ang alak para makaiwas sa gout flares. Ang sunod po, may ilang pasyente din po na may sakit sa puso, may high blood pressure or hypertension, merong kidney disease or obesity ang na-diagnose ng gout din. Kaya't mahalaga po na i-work out din ang mga kondisyong ito dahil ang mga kondisyong ito po ay pwede ring maka-apekto para sa pag-control ng gout flares.
At number 7, kung kayo po ay nakakaranas ng gout flare, makakabuti po na ipahinga ang inyong mga kasukasuan o ang inyong buong katawan. At pwede rin po kayo magsagawa ng cold compress sa apektadong joint. Mahalagang paalala po, dahil sa nagkakaiba-iba po ang actual health status ng bawat pasyente, posibleng si patient A may ganitong kondisyon, si patient B may ganitong kondisyon, dapat po na laging kumonsulta sa ating doktor para sa personal at angkop na medical advice at treatments. Kung nagustuhan niyo po itong aming video at nais niyo pa pong makapanood ng iba pang Tagalog health videos, paki-like lang po at mag-subscribe sa aming channel dito po sa Tagalog Health Talks. Muli po, ako po si Nurse Diane at maraming salamat po sa inyong panonood.